Today, we are fortunate to have him as our guest of honor and speaker as he shares with us his wisdom and counsel. Ladies and gentlemen, I am truly and greatly honored to present to you our guest of honor and speaker, the Chief Philippine National Police and the Senior Grand Warden of the Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Police Director General and Right Worshipful Alan La Madrid Purisima. Thank you, boy, for that very generous introduction. Please be seated. To the troops at the back, can you come and tikas pahinga? Police Chief Superintendent Boy Banyo, the Regional Director of PRO9, Police Chief Superintendent Napoleon Estilles, the Acting Director for Plans, Police Director Catalino Coy, and Cipriano Carol, Cipriano Abdul Rahman Carol Alhaj, the Directorate for Intelligence Chief, my company mate during plebe year, Lieutenant General Ray Ardo Paul. Other officers of the Armed Forces of the Philippines, Major General Ranger Cruz, Colonel Amadeo Azul Jr., Bravo Company, he ratted under me. Other senior officers of the AFP, the Honorable Celso Lobregat of Zamboanga City, the Honorable Evelyn Oy of Dipolog City, the Honorable Samuel Co of Pagadian City, the Honorable Purificacion Toribio Delgado, Barangay Chairman of Mercedes, Zamboanga City, Police Superintendent Saricol Osri of the Royal Malaysian Army, Mrs. Gloria Abendan, the wife of the late Colonel Romeo Abendan, Dr. Anton Lim, Mr. Eddie Chua, the men and women of PRO9, my brethren in Freemasonry, very worshipful Rico Puno is here, and the members of Zamboanga Lads and Mount Apo Lads. Friends, other regional directors present. Friends, ladies and gentlemen, good morning. Today marks another milestone in the history of Police Regional Office 9, as we all witness the turnover of command from two worthy officers whom I have known personally and who never failed me for the past years that I've worked with them in various fields and offices. These two officers were like brothers to me. In fact, we treated each other like members of our families. We all witnessed how our respective families and careers developed through times. Though somewhere in our respective careers, we were separated continuously to continuously provide greater and honest service to the community we oath to serve and protect,
and that of accepting higher responsibilities. But these two officers were always there, offering their unwavering trust and support. They even volunteered themselves in any way they can do to help me without asking for anything in return. Yan siguro ang pagpapakita at pagpapadama nila sa akin bilang hepe ng pambansang pulisya, hindi lang bilang isang matapat at maasahang kaibigan ng isang serbisyong makatotohanan. Kung kaya ang pagkatatalaga sa aking mista, Police Chief Superintendent Napoleon Estilles sa National Headquarters, bilang katuwang ko sa pagpaplano at pagsasaayos ng ating organisasyon at sistema ay nangangahulugan ng isang positibong pagbabago. Ako na may lubos na nasisiyahan at hindi niya ako tinanggihan na maging katuwang sa pagtataguyod at pagtupad ng ating adhikain na nakapaloob sa Code P. Alam ko rin pong hindi lang bilang direktor ng plans magtatapos ang pagtulong ni NAP sa akin. Malayo pa ang tatahakin at pagsasamahan natin, lalo na sa pagsugmo ng krimen at pagsasaayos ng kapayapaan at kaayusan sa ating bayan. Ang bagong Regional Director ng Police Regional Office 9, Police Chief Superintendent Juanito Boy Baño, siya ang bastonero ko noon bilang Chief Directorial Staff hanggang maging Deputy Regional Director for Operations nung ako'y Regional Director ng National Capital Region Police Office. Malaki ang tiwala at kumpiyansa ko sa kakayahan at pamunuan ni Kuya Boy ang Zamboanga Peninsula bilang alter ego ng Chief PNP. Subok na ang kanyang tapat na panunungkulan at kahusayan sa pagganap ng tungkulin. Alam kong hindi mo ako bibiguin sa napakalaking responsibilidad mo ngayon dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng kapayapaan na siyang matagal na nating hinahangad. Sabi ko nga, putting round pegs in round holes or putting the right person at the right job. Ibig sabihin, kayo po ay itinalaga sa inyong mga bagong katungkulan upang samahan akong tuparin ang ating adhikain, mapagsilbihan ng maayos at pangalagaan ang sambayanan. Hindi matatawaran ang kahusayan at pamumuno ninyong dalawa na parehong sinubok na ng panahon. Ganon din ang kanilang mga kakayahan at pagiging professional police officers na hinubog ng pag-aaral at pagsasanay. Ang Mindanao na tinaguriang lupa ng pangako ay talaga namang napakaganda. Kung kaya't malaki ang gagampanin mo dito, Boy, upang mapangalagaan at kaayusan at katahimikan. Sa ganon, tataas ang antas ng positibong pananaw, hindi lamang ang mga dayuhan na gustong pumasyal at mamuhunan, pati na rin ang mga iba nating kababayan. Ikaw ang magiging show window ng Philippine National Police sa buong kasambayanan at buong mundo na ang Mindanao, lalong-lalo na ang Zamboanga, ay mapayapa, maunlad at may pagkakaisa. Ikaw ang magsisilbing ilaw ng kapulisan. Binabati kita at sana'y ituloy mo ang mga programang nasimula ni NAP at may padama mo sa ating mga kababayan at mga kapatid dito sa Mindanao ang isang tunay na serbisyong makatotohanan. Congratulations and God bless us all. Thank you.